Banyo. Oh, kami pa kalapit din pimples ko, luntolo. Medyo layo mo para malago kami. Eh. Nope. Kami pwedeng pang malapitan. Oh, okay. Pasko na naman. Meron tayong mga bagong gagawin. Nararamdaman mo na ba ang simoy ng hangin? Oo nga. Diba? Meron simoy ng Pasko, andyan na siya. Ulit-ulit. Yam-yam ba yun? Amyam! Ay, amyam. Meron na tayong amyam ng Pasko. Siyempre, kadaldal mo ang tiga! Hindi, kasi gusto kong maramdaman na Pasko na, malapit na ang Pasko. Iniisip ko na kung ano ang bibigay ko sa'yo sa Christmas. Ano kaya ang ibibigay mo? Baka apron na naman. Kadalo ko ng apron mo rin. Hindi apron. This Kunan. Time, iba naman. Na ano? Tagnan naman. Tagnan. Gamit ng tagnan mo rin. O sangkalan. Oh. Start na tayo sa ating recipe. Kasi Pasko na, umpisahin natin ang bibingka. Okay. Diba? Ito po ang aming mga ingredients. Ito ang ating rice flour. 1/2 cup of rice flour. Lagay na natin ang kanyang liquid. Oh, palambutin mo na. Hindi tayo gagamit ng bitter dito, no? Ganito lang. Oo. Dadagdag tayo ng yeast. This time, lalagyan natin ng yeast kasi para malambot ang ating bibingka. Ito yung pampa-fluffy, di ba? Okay. Ibuhos na natin ang kanyang powdered milk. Yan, 1/2 cup. Oh, tuloy-tuloy ang pagmimix mo, buo. Lagay na natin ang kanyang butter. Ang butter niya ay 1/3 bar. Maglagay na tayo ng eggs. 3 eggs. Ibit muna natin para maganda ang kanyang kalalabasan. Okay. Ayan. We will add the salt. 1 teaspoon of salt. And the 1 1/4 cup sugar. Ibuhos natin ng kanyang 2 1/2 cups of all-purpose flour. Dahan-dahan lang. Hanggang sa maging pinong-pino yan. Isabay natin ng kanyang baking powder. 1 1/2 tablespoon ng baking powder. Luluto natin ito sa, dun sa pot na ito, na clay. Ayan. Terracotta. Terracotta ang pangalan. Kung may nakikita pa kayong mga lumps, ang gawin natin ay strain natin para pinong-pino ang ating butter. Okay, strain natin kasi meron pa siyang mga lumps. Oh. Pinong-pino na siya dun sa baba. Ngayon, ubusin natin ito hanggang sa umino ang lahat ng kanyang butter mixture. Ayan. Ayan. Ganito po ang kanyang consistency. Ito na po ang ating cheese. This is the last to add. Ayan po siya. Dahan-dahan lang. Ayan. To make our bibingka tastier and creamier. O, ngayon na-mix ko na ito. Ire-rest natin siya ng 30 minutes. Hintayin natin siyang lumaki at mag-bubbles para pag inihaw natin siya dun sa clay, matangkad siya. Floppy. Mas do-double ang kanyang thickness. All right, nandito na po kami sa labas ng bahay para lutuin ang ating bibingka. Ito na po ang ating mixture. Ito na po siya. After 30 minutes, ayan na po ang mga bubbles niya. Ibig sabihin, floppy na po yan pag nilagay na natin sa ating lutuan. Ayan po.
Ngayon, ready na ang ating clay. Ito po ang... Wait! Okay, sige. Ito po ang gagamitin nating... Dahon. Sapin. Banana leaves. Oh. Ito po ay naihaw na kanina sa ating stove dun sa loob para maging pliable siya. Ayan, ilagay mo. Ayan. Para susunod siya sa gusto mong korte. Ayan. Oh. Ngayon, we are ready to pour our mixture. Ayan na po siya. Ayan. Gagawa tayo ng jumbo. Ayan. Kalalaking bibingka niyan. Bali, 2.5 cups ang ilalagay natin. Okay. Oh, ikaw na dun sa isa. Mag-i-enjoy yung mga kakain dito. Kasi sobrang lalaki. Mga ilan ang makakakain nito? Every bibingka, pwedeng 4 na tao. Okay, takpan po natin. Maghintay po tayo ng mga 2 minutes para lang maging stable ang kanyang consistency bago natin ilagay ang kanyang toppings. Ito po ang ating toppings. Ayan, salted eggs at saka ham. Para maging sweet and salty ang ating bibingka. Para masarap at malinamnam. Wait for 2 to 3 minutes. Gamit ang tissue. Nasunog ang aking mukha. Okay, pwede na nating alisin muna ito para malagay ang ating mga toppings. Ayan, okay. Tingnan ninyo siya, may bubbles. Ayan. To make it sweet and salty, maglalagay tayo ng ham. Ayan, hindi na siya babagsak. Dahil na-stabilize na ang kanyang pagkaluto. Napaka-special po ng ating gagawing bibingka para sa ating Christmas presentation. Ayan po siya. O, sibo naman sa kabila. Mo, naaamoy mo ba yan? Naaamoy mo yung dahon? Dahon ng saging? May naaalala ka? Oo, siyempre. Talagang parang nararamdaman mo na ang kapaskuhan dahil lang sa amoy ng bibingka. Na-excite na tayo. Oh, ilagay mo na ang kanya. Oh, ibalik na natin para maluto hanggang sa taas. Ayan, kainit. Let's wait for a few moments. Chine-check-check natin kung maluluto na siya for mga 5 to 7 minutes. Okay, okay. Tingnan na natin. Wow! Ayan po ang gusto nating makita. Ayan siya. O, lagyan mo na siya ng butter. Ito, ayan, pwede na ito. Ayan. O, magkakalat siya. Sarap na. Magnunuot ang kanyang butter, ang kanyang linamnam. Wow! Wow! Ayan, naliligo siya sa butter. Yung isa pa. Mamayang konti yon, hindi pa masyadong brown. Okay, luto mo pa yon. Ito muna. Ayan, luto na ito. Okay, hanguin na po natin ito. Ayan, napakaganda niya. Ayan. Super big. Ayan, ang ating bibingka. O sige, pinturahan mo na yung kakainin mo. Ayan, luto na yan. Dagdagan mo yung butter, pampalinamnam. Gusto ko kasi mas maganda. Huwag kang manginig. Ninenervous ka yata. Nanginginig yung kamay ko. Ito po yung kebu. Yan, mas maganda yata yung sa'yo ah. Parehas na makapal. Kasing kapal ng bilbil mo. Lapad ng mukha mo. Ngayon, pwede na natin siyang lagyan ng ating... Ngungot. Ngungot daw po. Nyog pala. Nyog po yun. Pampasarap po, pampalinamnam. Ang ilalagay nating nyog. Ganyan. Ito na po ang ating finished products. Ayan siya. Ang ating pang-finale ay ang nyog. Lagyan na po natin. Para luminamnam lalo ang ating bibingka. Lasang-lasang native.
Ayan. Lagyan na rin natin yun sa'yo. Okay. Ang nyug po ay ang pampalinamnam lalo sa ating bibingka. Kaya huwag nating kalimutan na lagyan ng nyug. Hindi kompleto ang bibingka kung wala siyang nyug, di ba? Oo. Yun nga po. Kaya tikman na natin okay. Para makompleto lalo. Sige. Okay. Diyan na lang ako kukuha. Slice na natin. Okay. Ay, so fluffy. Tingnan nyo naman. Parang ano, hindi bigas. Hindi na, parang hindi natin nilagyan ng bigas. Ang lambot. Tingnan natin sa loob. Kung paano siya. Ayan, okay. Buksan mo. Wow, so hot. Ayan po siya. Ayan siya. Ang sarap. Umuusok pa. Ayan. Mmm. Tikman na natin. Bakit ginawa mong pizza pie? Ito po siya. Uy, usok na usok pa oh. Oh, tikman na natin. Sandali. Mm. Bakit? Hindi ako nakilala. Nadulok. Hindi ako nakilala mo ba? Nadulok pala. Hindi ako pala. Ay, napin mo kinumbir kayo. Okay. Eh, may papalto itong dulo. Ay, tapin. Oh. Ito. Oh, ito na ang ating bibingka. Tikman na natin. Mmm. Ngaman, ang sarap po niya. Sarap. Dali na po kayo. Tikman nyo na. Gumawa na kayo para mag-enjoy na kayo. Pwede pa nilang ibenta to, di ba? Yung mga iba kasi talagang ninigosyo nila yung pinapanood nila sa atin. Kung tinatamad po kayong mag-iyaho sa labas, pwede naman pong gamitin ang oven natin. Mm. Para mas madali pa po. Hindi kayo papauwi sa katulad namin na nag-iyaho dun sa labas. Oo, ang init ng uling. Mm. Mm. Sarap. Oh. Hey, abangan pa po ninyo ang aming mga susunod na gagawin para sa Christmas. Maraming pa po kaming maisishare para sa inyo. Ngayong darating na Pasko. So don't forget to like, share, and subscribe at the Campus Kitchen. Thanks for watching. We love you. Bye! Ay, meron pala kaming surprise. Ano surprise? Meron surprise tayo sa kanila. Oo. Abangan po ninyo. Abangan po ninyo yun, ha? Abangan! Alam niyo po, ito si Double. Napawis ko kasi ang init ng uling. Meron po kaming surprise sa inyo. Huwag mo muna sasabihin. Kaya nga, surprise di ko sasabihin. Ah, lahat ng mga sumusunod naming videos, abangan po ninyo. Meron para sa inyo po lahat ito. Okay. Okay, bye-bye! Bye! On my head. Halita na mag-introduce. Mag-haibo kami pa. Halina. Diretso na kami. Pasko na naman. Nano, misip na ka. Ano yung recipe? Alam ba ng debe mo na dyan, halwa kung... Oo. Tigong kopya. Sige, okay yan yan. Okay yan mo. May papakita po. Magpapakita pa po kami ng maraming ano? Recipe. Maraming ulam na aming isi-share sa inyo.